Sumalubong sa binata ang sinag ng araw na nagmula sa bintana na malaking gusaling kanyang kinaroonan. Nagkalat ang liwanag ng umagang araw sa marmol na sahig nito. Pumasok siya sa malaking bulwagan nito na hindi mapigilan ng tuwa sa kaalamang puno ng kasaysayan ang bawat sulok ng dingding nito. Ito ay isang lugar na naging saksi sa pagdaan ng panahon. Isang monumento sa kuryosidad ng tao. Yo guys! Subscribe naman dyan sa aking Facebook, TikTok at YouTube accounts. Likes at comment na din kung may mga suggestions at request kayo dyan. Let's go! Noong unang panahon, isang grupo ng mga taong may malawak na kaalaman ang nakita ang kahalagahan ng tagapangasiwa ng pagpreserba ng kasaysayan. Kaya itinatag nila ang institute na ito upang ipakita ang mga kamanghamanghang bagay sa sining at agham. Sa loob ng 175 taon, ang malaking institusyong ito ay naging pinakamalaking museo at research center sa mundo. Isang kayamanan ng galing at pagkamalikhain ng tao. Smithsonian Institute. Ito ay grupo ng mga museo, research facilities at inisyatibang pang-edukasyon na itinatag ng gobyerno ng Estados Unidos noong 1846. Ipinangalan ito sa isang British scientist na si James Smithson. Ang misyon ng institute na ito ay ang pagpapalaganap ng kaalaman at madalas pa nga itong tinatawag na bodega ng nasyon o the nation's attic dahil nasa kamay ng mga ito bilang tagapangalaga ang milyong-milyong bilang at halaga ng mga artifacts ng kasaysayan galing sa loob at labas ng Amerika. Ngunit totoo ba sila sa kanilang misyon na pagpapalaganap ng kaalaman? Dahil sa totoo lang, ang Smithsonian Institute ay nasangkot sa napakaraming kontrobersya at akusa galing sa marami dahil sa umano'y pagtatakip nito at pagtatago sa maraming katotohanan ayaw nilang ipaalam sa publiko. Ayon sa maraming conspiracy theorists ay napakaraming hawak o sinira ng departamentong ito ng mga artifacts na posibleng mag-iba ng ating pangunawa at manggulat sa mga hindi natin batid na katotohanan ukol sa mga kaso ng alien visits, ancient civilization na may advanced na kaalaman at mga kakaibang anyo ng mga nilalang na nagpapahiwatig ng ibang kasaysayan taliwas sa ating nalalaman at nagisnan. Ilang dekada na ang nakakalipas, napabalita ang mga insidente ng mga naglalakihang buto ng tao ang di umunoy na hukay sa may area particular sa may lambak ng Mississippi. Ang mga di umanong mga higanting buto ng mga ito ay kinalap ng mga tauhan ng Smithsonian Institute at itinago ang katotohanan sa existence ng mga ito sa napakahabang panahon. Ayon sa mga conspiracy theorists at kritiko ng Smithsonian na ang pagtanggi ng mga ito sa di umunoy kawalan ng katotohanan ng mga paratang na ito ay malinaw na may cover-up na nangyayari. Nasaan na ang mga na-report ng mga higanting buto na may 10 talampakan ng taas na natuklasan ng ilang archaeologist malapit sa lawa ng Delavan, Wisconsin? Nasaan na ang mga higanting buto na nahukay sa San Diego, California na umano'y hiniram lang ng Smithsonian upang magsagawa sila ng kanilang sariling pag-aaral ngunit misteryosong naiwala daw nila ito pati na rin ang mga records na nagpapatunay na natanggap nila ito? Ang higante ng Lovelock Cave sa Nevada at marami pang iba na either nawala sa records o tahasang itinanggi ang existence ng mga ito. Sa sinulat na libro ni Richard Dewhurst na Ancient Giants Who Ruled America, sinabi nito na ang napakaraming newspapers article na naglatala noon mga eyewitness stories at mga records ng mga lugar kung saan umano natagpuan ang mga ito ay matibay na patunay ng katotohanan sa mga paratang at pagsupres ng Smithsonian sa katotohanan ng mga higanting buto na ito. Bukod sa mga higanting buto, may paratang din na marami rin kaso ng manipulasyon ang Smithsonian sa mga artifacts at ebidensya ng mga ancient civilization na nagtataglay ng mga advanced knowledge. Marami ang nagsasabing ang mga civilization ng mga ito ay may kaalaman sa mga komplikadong matematika sa solar systems at kaalaman sa mga teknolohiyang kanilang ginagamit sa mga pang-araw-araw na gawain na mariin namang pinabulaanan ng Smithsonian o kaya naman ay ibinabaling sa ibang paraan ang silbi nito at hindi sa kung anong inaakala ng ibang tao.
Ang ilan dito ay ang mga ebidensyang nakuha nila mula sa Peru na pag-aari ng mga Mayans, ng mga codices na nagdedetalye ng sopistikadong kaalaman sa astronomy at mga advanced knowledge sa mathematics at kalkulasyon ng mga paglitaw ng heavenly bodies. Ganito din ang kanilang sinabi tungkol sa antikythera mechanism, ganun din ang tulad ng Baghdad Battery sa cardboard na may permanenteng buntot tulad ng eroplano, ngunit paliwanag ng Smithsonian na isang laruang ibon lamang at marami pang iba. May hawak din daw umanong ebidensya o kaalaman ng Smithsonian tungkol sa kinaroroonan ng site ng kuweba na tinirahan ng isang grupo ng mga ancient Egyptian na namuhay sa may parte ng Grand Canyons na natuklasan ng isang archaeologist na puno ng hieroglyphics ang dingding nito, alahas at mga pottery na pag-aari ng mga Egyptian. Kung totoo ito, sila sana ang dapat na mailagay sa kasaysayan na nakatuklas sa Amerika at hindi si Christopher Columbus. Siyempre, lahat ng paratang na ito ay itinanggi ng Smithsonian Institute dahil taliwas daw ito sa kanilang sinumpaang tungkulin na magpalaganap ng kaalaman sa kabila ng malakas na ugong ng balita na sinira na ng mga ito ang naturang mga higanting buto noong huling bahagi ng 19th century upang mapanatili ang conventional understanding ng masa sa human history. Bagamat walang matibay na ebidensya ng mga cover-up na ito ng Smithsonian Institute, ay mananatili ang interes ng publiko upang malaman ang katotohanan sa likod nito. Posibleng sa hinaharap ay tuluyan ng matuldukan ang mga katotohanan sa mga balitang ito, ngunit habang hindi pa dumarating ang panahon na yon, ang Smithsonian Institute ay mananatiling nasa gitna ng misteryong ito. Anuman ang katotohanan sa mga ito patungkol sa mga higante, alien connections at marami pang iba, ang katotohanan ay hindi habang buhay na maitatago. Sa ating paghahanap nito, di natin maiiwasang manimbang sa kung ano ang totoo at kung alin ang pawang kwento lamang.